Alright, magandang gabi, good evening, o magandang araw kung mapapanood nyo ang clip or video na ito sa umaga. So, lalong-lalo na sa mga subscribers ni Madam Lobel. So, hello. Ako nga pala si, si Owen Magsano. Ano bang tatlong bagay na dapat nyong maalala sa akin? Isa akong guro, okay? 10 years na akong nagtuturo at ngayon nasa field ako ng training. Okay, so certified trainer ako. Involved ako ngayon sa The World is a Mother Philippines. And isa rin akong vlogger. Okay, katulad ni Madam Lovell, ako din ay isang vlogger. Anong pagkakaiba lang namin? One take lang ako lagi. So, mas mabilis lang akong mag-produce. Ewan ko kung content, content-wise, makapareho na kami. Okay, so, siguro, konting kwento lang sa akin. Sino ba si Owen Magsano before Christ? Ayan. Si Owen Magsano, tatlong bagay lang yan. Bago pa niya nakilala si Kristo. So si Owen Magsano, masyadong magaling. Ang dami niyang alam. Okay? So ang problema kapag madaming alam, gusto niyang palitan lahat. Gusto niyang palitan ng gobyerno. Gusto niyang palitan na ang kung sino mang namumuno. So ganun si Owen nung araw. Very intellectual, okay? May angas, mayabang. Pag may galit siya sa isang tao, kaya niyang sabi ko nga, kaya kong palitan yung hari ng mundo. Okay, kaya ko ding gumawa ng pamahalaan. Palitan ko yung gusto kong gumawa ng sarili kong bansa. So, that was me before. Anong nangyari? Paano ako nagkaroon ng turning point? Okay. 2016, nagkaroon ng 2016, in-invite ako ng kaibigan ko na umatin ng isang conference. Ang tawag doon, Man Up Conference. So, sabi ko nga, ang ituturo daw paano maging tatay. Sabi ko, paano ako magiging mabuting tatay? Di pa naman, single pa naman ako. Sabi naman sa akin yun nga yung maganda eh. Habang single ka, kailangan, alam mo na kung paano maging mabuting ama. So, na-enroll ako doon. So, umaten ako. 2 days yun, ha? 2-day conference yun ni Sir Mr. Cassie Carson ng The World is a Father. Siya yung author ng The World, at siya rin yung founder ng The World is a Father movement. It's a global movement na he talk about fatherlessness and how to battle fatherlessness in this world. And it is sabi nga niya, we bring heaven home. Yun yung laging branding ng The World is a Father. And after noon, 2 days, may 5-day master mentor training. So, kasama din ako doon. In-enroll ako ng kabarkada ko. So, I believe that conference, ito yung naging susi para magkaroon ako ng bagong perspective na hindi pa, yung dating Owen na ubod ng yabang, ubod ng galing, na downsize, na humble, na yung dati, ang dami kong alam, ngayon, tinanggal ko na. Kailangan, kung ano man yung hindi ko alam, aalamin ko. Ganon. Okay. Okay. So, yung dating Owen, madalas basahin yung mga makamundong aklat, makamundong libro. Hindi ko, maliban lang sa Biblia, never kong binasang Biblia, pero ngayon, mas nagbabasa ako ng Biblia kaysa sa ibang libro. Ayan, actually, nagne-Netflix eh. Di na nga ako nagsosubscribe ng kung ano-anong mga videos eh. Di na nga ako nag-YouTube eh. Mas nagbabasa na lang ako ng Bible. And I'm
alam mo, sa totoo lang, dahil sa pagbabasa ng Bible, ito yung mga natutunan ko. Meron akong natutunan at nandito sa journal ko. Tinatawag ko itong The Lord's Soda. Okay, may ibig sabihin yung yung soda, S-O-D-A. Ready na ba kayo? Ito na yun. Yung S, submit to his position. Yung letter O, obey to his word and commandment. Yung letter D, depend to his power. Yung letter A, accept his love and grace. Okay, pag sinabing submit, nako, ito yung pinakamahirap gawin eh. Sa totoo lang, yung dating Owen, hindi mo ako na mag-submit yun eh. Pero alam niyo, maraming nung nagkaroon ng turning point sa buhay ko, ngayon, ang sarap pala mag-submit. Siyempre sa ibang tao ngayon, parang hirap pa rin, no? Totoo naman yun, di ba? Nako, ito, letter O. Ito yung pinaka-ayaw kong gawin nung araw. Obey. Obey to his commandment. Kasi nga, di ba, sabi ko nga, yung dating Owen, dahil siya yung mas magaling pa siya sa pamahalaan, mas magaling siya sa authority, siya yung gusto, kailangan siya yung i-obey. Pero alam nyo, na-downsize lahat eh. Yung bagong Owen, hindi na kritiko sa pamahalaan. Alam mo, kahit unreasonable ang pamahalaan ngayon, obedient ako. Obedient ako sa pamahalaan ngayon. Bakit? Because obedience brings blessings. Letter D. Ay, nako, ito. Depend on to his power. I don't depend on him during those times. I depend on myself. Kasi nga, ang tingin ko sa sarili ko, invincible. Yan. And, yun nga. Ngayon, sabi ko nga eh, The moment na may mga worries ako, the moment na may mga concerns ako, I always pray and depend on his power. Kasi ang Diyos kailanman hindi nagpapabaya. Kasi never naman niya ako ginutom, never naman niya akong binigo. Yes, may mga struggles, pero masaya pa din naman ako. Yun. And letter A, accept his love and grace. Yun yung pinakamasaya. Once you accepted Jesus' love and grace, and once you accepted Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Alam niyo, mahirap gawin tong soda, yung submit, obey, depend, and accept God. Pero once na maging consistent ka, madaanan mo yung prosesong ito, alam mo what will happen? May tatlong resulta, may tatlong epektong mangyayari. Number one, you will be transformed according to his purpose. Number two, you will experience satisfaction in life. And number three, you will always hope in him. Alam mo, friend, sa mga subscribers ni Miss Lovell, alam nyo, gawin nyo lang to, yung soda. Ang hirap eh, para, di ba yung soda, inumin? Pag ininom mo, may guhit, parang gin kapitan, pero mararanasan nyo yung sinabi kong tatlo. Transformed according to his purpose, experience satisfaction in life, and always hope in him. And to end, may tatlong bagay lang akong gustong i-point out. Kasi nga, diba, sabi ko nga, ang pagiging Kristiyano, hindi madali. Pero sa bawat hamon ng buhay, always remember that be courageous. Why? Because God is in control. Alam mo, habang buhay ka, pangalawa to, habang buhay ka, nasa karera ka ng buhay, nasa race ka ng buhay, always remember that be faithful to the end. Habang nandito ka pa, yung sa karera ng buhay mo, be faithful, kaibigan. Alam mo, yung pangatlo, dahil nga may mga struggles tayo eh, broken tayo minsan, di ba? Struggling tayo minsan, depressed pa nga eh. Always remember that let Jesus increase in our lives. Ayan. So, sana, kung ano man yung mensaheng binigay ko sa inyo, konti lang yun, pero sana may sustansya, sana may substance, sana may laman. And sana nakatulong. Hindi ako yung nagsalita, ha? Si Lord yun, hindi ako yun. So, how can I pray for you, my friend? If you have any prayer request,
Please comment down sa page ni Ms. Lovell. Okay? So, this is Owen Magsanok. Isang mensahe na lang, anumang hindi kaya ng tao, ay kaya ng Diyos. Philippines, God first. Thank you.